Grabe. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sa ginagawa niya sa simbahan na to. And I just want to honor your pastor. Alam niyo po ba that you have a great pastor? Grabe. Alam niyo, mahalin niyo po ang inyong pastor. Alam mo, minsan, hindi natin, siguro na-appreciate nyo naman, no? Pero minsan, yung mga taga-labas, yung mas nakakakita na, grabe naman yung pastor na yun. Diba? Minsan, hindi natin nakikita. But I wanna tell you, ako po, okay, nanonood sa inyo, okay, ako po, na-fan po ninyo, gusto ko sabihin sa inyo, na meron po kayong matinding pastor. Amen. At hindi lang po yun, ng kanyang pamilya, ang pamilyang Bestanos, grabe po, ang pagpapala na inyong binibigay sa Pampanga at sa body of Christ. Amen. Come on, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Woo! Grabe! Balita ako, umulan daw ng yelo. Kanina pa, sabi 6:30. Sabi mo, take your time. Sabi ko, malapit na ako. Grabe, 6:30. 1 hour kami, di umaandar. Sabi ko, Lord. Sabi ko, Pas, ano, gusto mo, motor mo na ako. Padala ka ng motor, baka malate ako. Pero grabe, para may gagawin si Lord. And, you know, I call it supernatural rain eh. Diba? Kasi, biruin mo, umulan ng yelo. Let science explain it. Alam ko may explanation yun, but it's supernatural to us. And so it's like, you know, prophetically the Lord is saying that, you know, this year, there will be exceptional, you know, supernatural harvest. Amen. And blessing. Mga bagay na hindi mo ma-explain, pero ginawa ng Panginoon. Alam niyo po, salamat po sa inyong mga prayers. Kay last week po ay tawag dito, nag-ribbon cutting po kami ng aming building, 8th floor building. Alam niyo, na-realize po namin that you know, that impossible is just an opinion of man. Kasi saan ka nakakita, walang pera. As in, wala namang pera, wala namang milyonaryo, wala namang bilyonaryo na nag-ambag. Pero tinayo ni Lord. Hindi pa ganun tapos, pero tinayo ni Lord yung building. And you know, sabi namin, grabe, wala talagang imposible sa Panginoon. Yung mga nababasa po natin sa Biblia na mga milagro, huwag po natin kaingitan lang at sabihin natin, pag nagbabasa tayo, sana all. Diba ganyan tayo, sana all. Pinatapon sa fiery furnace, siya lang ang hindi natupok, sana all. Ako tupok na, sunog na, sunog na. No, I wanna tell you na ang Biblia po, okay, ay totoo at hindi lang po siya nababasa, pwede rin po natin siya maranasan hanggang ngayon. So sabi ko, grabe, ano to, supernatural outpouring will happen. At hindi lang, you know, hindi lang tonight. You know, every single Sunday sa inyong mga meetings. Amen. This church will be marked by people who will enter and they will say, sabi nila, God is here. Actually, no, sa parking pa lang, nararamdaman na nila, answered prayer sila, nararamdaman na nila, gumagaling sila. And we need to have faith for this. Kasi, ito lang ang na-realize ko, na grabe, ang supernatural pala or impossible pala ay normal lang sa kaharian ng Panginoon. Amen? Come on, pinakamalakas sa palakmak. Sino po rito excited ng kumain? Ay! Ano, excited ng kumain? Ah, okay. Thank you, Lord. Makakaupo na po tayong lahat. Thank you, Jesus. Whew!
Sabi mo nga sa katabi mo, parang gumaganda ka. Alam mo, pag nagfa-fasting tayo, gumaganda. Di ba? Nag-shine. Sa totoo lang, grabe. Ibang klase po pasang glory po dito sa church na to. Thank you for inviting me. Di ba? Nakikita ko lang kayo sa pictures eh. Parang, grabe. Amen. Grabe ang glorya ng Panginoon sa lugar na ito. Let's talk about strong presence. Amen. Strong presence. Because I believe in my heart, kaya naniniwala po ako sa aking puso na hindi lang po kayo tinawag kay bilang simbahan, kay bilang isang simbahan na nag-gather, kay nagpapalakas every Sunday, pero tinawag po tayo to carry the strong presence of God. Now, bakit ko nilagyan ng strong? Kasi may mga taong they carry the presence of God, pero hindi strong yung presence. Hello? Hello? Diba? May mga, ano lang eh, nasa 1, max naman natin ng 5 o 10 o 15 o 20, yung presence ng Panginoon sa ating buhay at sa ating simbahan. And so let me share to you the key. Who wants, okay, na ang simbahan na ito will carry, okay, and will experience the strong presence of God? Come on, parang ayaw po natin. Grabe ang lakas ng impression, no? Okay, that you will be carriers of the strong presence of God. And let me share to you the key. Okay? The key is this. The key is the Holy Spirit. Sabi mo nga sa katabi mo, si Holy Spirit. Alam niyo po, ayan. Okay, malungkot kayo, tinawag lang yung pangalan, na banal na Espiritu Santo, okay, Holy Spirit. Para sa atin kasi si Holy Spirit, pang number 3 lang. Ang hirap mo, no, na number 3 ka lang, tama po ba? Mahirap na pangatlo ka lang. Okay nga yung pangalawa eh. Actually, masakit pa nga pag pangalawa ka eh. Pero mas masakit yung pangatlo ka. Hello? Palagi kang pangatlong na aalala. Pag wala yung una, okay, dun siya sa pangalawa. Okay, maaalala ka lang pag wala yung pangalawa. So wala nang choice, sige, ikaw na lang. So worst, lagi kang panghuli, may ibang favorite yung tao. At pinaka-worst dyan ay hindi ka napapansin. Okay? Yan po ang nangyayari sa banal na Espiritu Santo. And we miss Him always. And church, palagi nami-miss siya. Okay? Ang body of Christ, lagi huli si Holy Spirit. Actually, pinagpalit siya sa lights, okay ang lights, okay ang sounds, tama po ba? Okay ang magandang ang mga instruments. Okay? Pero parang, alam mo yon, ipagpapalit si Holy Spirit eh, sa mga matitinding gadgets ngayon eh. Nami-miss natin ang banal na Espiritu Santo. Lagi natin siyang kinakalimutan. At hindi lang po sa simbahan, sa ating buhay, sa ating mga career, sa ating pamilya. As a matter of fact, one of Satan's job is to make us miss the Holy Spirit. Yan po ang target ni Satan. Yung hindi mo mapansin si Holy Spirit, yung makalimutan mo si Holy Spirit, yung hindi mo mabanggit si Holy Spirit, yung hindi mo ma-acknowledge si Holy Spirit, yung mahuli mo si Holy Spirit. Target po ni Satan yan. Why? Because he knows that the Holy Spirit is the key to power. The Holy Spirit is the key to miracles. The Holy Spirit is the key to the supernatural. Kaya, masaya-masaya siya na, mukhang, kapag ang simbahan, ang isang tao o isang pamilya, ay dinidisregard o namimiss si Holy Spirit. Now, hindi ko po ito pinipreach kasi binulungan ako ni Holy Spirit na, i-preach mo nga ako kasi ang lungkot ko, hindi naman ako napapansin eh. No! As a matter of fact,
Ang ministry po ni Holy Spirit ay hindi itutok yung spotlight sa Kanya. Ang ministry po ni Holy Spirit is itutok yung spotlight kay Jesus Christ. And when you preach about Jesus, sinasabi ni Holy Spirit, preach mo si Jesus, babakapan kita. Preach mo si Jesus, gagalaw ako. Yan ang sinasabi ni Holy Spirit. Actually, ganyan silang tatlo. Si God, itataas yung anak. Patakasan sila, wala namang inggitan. Tama po ba? Yan ang gandang nature ng Trinity eh. Si God, tataas ang kanyang anak. Yung anak, itataas ang kanyang ama. Pagmamalaki yung kanyang ama. Tapos pagmamalaki din si Holy Spirit. Ano sasabihin niya? Buti pa, mawala ako. Kung hindi, naku, hindi siya bababa. Mas matindi yun. Pataasan sila. At si Holy Spirit, sige, i-preach niyo si Jesus. Gagalaw ako. So, grabe ang unity. So, itong tatlo na to, okay, di ba, walang nagka-clamor sa praise ng tao. Hala, ba't puro si God? Ay, ba't puro si Jesus? Ay, ba't puro si Holy Spirit? Ako naman, wala pong ganon. Kaya pag may ganyan sa church, magtanong-tanong ka na. Hindi po natin nire-reflect yung image ng Trinity. Hello? So, walang kaklamor ng praise ng tao. Hindi po sila nagsisiraan. Kaya para yung isa mataas, they are one. As in, iisa sila. Naniniwala po ako kay sa fasting na ito. I mean, of course, babagsak ang banal na Espiritu Santo, pero gagawin po ang simbahan na ito na isa. And pag naging isa po ang simbahan na ito, wala pong imposible na. Kaya na hindi nyo po, na matindi, na hindi nyo po kayang gawin. Tatlo sila, pero iisa. Iisa sila. They are so united. Amen. So hindi ko po ito pinipreach dahil parang si Holy Spirit selos na sila. No. But we often neglect the Holy Spirit. We often neglect the third person of the Trinity. And because of that, we miss a lot. Ang dami po nating nami-miss. Bakit? Dahil nakakalimutan po siya. Now, let me introduce to you the Holy Spirit. Taas sa kamay ng interested. Alam nyo, nako, baka hindi po tayo matapos. Kung isa-isahin po natin sino si Holy Spirit. Amen. Pero bigyan ko lang po kayo ng ilang puntos nang maintindihan po natin sino po si Holy Spirit. Unang-una po. Okay. I want you to know that the Holy Spirit po is not a force. Hindi po siya hadukin powers. Amen. So hindi kasi akala natin si Holy Spirit para siyang alam mo, yung puwersa, kapangyarihan o parang hangin. No. The Holy Spirit is a person. Isa po siyang persona. Hello? Last Supper po, before Jesus died, bago po mamatay si Jesus Christ, kinukomfort po niya ang kanyang mga disciples. Kinukomfort po ni Jesus yung mga disciples niya. Kasi, hello, kung hindi, papatayin nga yung teacher eh. Definitely, susunod na rin sila. And pangalawang kino-comfort niya kasi alam niya talaga mawawala siya. Okay? At aakyat siya. So, kino-comfort niya kanyang mga disciples by revealing truths about the kingdom and by promising the Holy Spirit. Yun lang talaga ang tibay. May pangako ako. Okay? Ang banal na Espiritu Santo. Bababa siya. Hindi ako takot. Iwan kayo! It's like, alam mo yung, I am presenting to you kay the one who is empowering me. Kaya ako nakapagpagaling ng may sakit dahil sa kapangyarihan. Dala-dala ko yung kapangyarihan niya. Hello? Nag-multiply yung mga, di ba? Ilan lang, kakaparanggot na isda at tinapay. Dala-dala ko yung kapangyarihan niya. Napaka-confident ni Jesus. Okay? Pinapangako niya ang banal na Espiritu Santo, John 14:16, if you love me,
keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another advocate. So when you say another advocate, ginamit yung advocate, ibig sabihin, isa pa ulit, katulad ni Lord, ni God, the Father, katulad ko, isa pa ulit. So ibig sabihin, pantay sila ng kapangyarihan. Okay? To help you and be with you forever. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be with you. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot. May isa pang advocate na darating after my mission here on earth. And He will be with you. Ministry na niya. Kaya alam nyo, sa totoo lang, nagtataka ako, bakit kaya natatakot? Hindi po tayo iniwan ng Diyos. Pero yung sabihin, nasa na si Lord, ha? Hindi po tayo iniwan ng Lord. Umakyat na. Sandali lang po. Andito si Lord. Kasama natin ang Panginoon. He will be in us and He will be with us. Ang ganda po, alam nyo po, yung Trinity po, kay present po sila sa tinatawag nating mga divisions po, no? Like sa Old Testament, that's a division, no? Old Testament, okay? Ang bida po dyan, though si Holy Spirit at si Jesus nandoon din, okay, pero ang bida ng Old Testament, as seen in the creation, definitely alam natin na si God the Father. Biglang, okay? Biglang, New Testament, ang prominent po ay si Jesus. Okay? But, eto na, si Holy Spirit, nung umakyat na si Jesus, eto na, siya na bida. Yung tatlo, ay andyan pa rin, pero may bide, may pinakikilala. Amen. They're quietly working, like si Holy Spirit, quietly working Old Testament. Siya naman yung nag-hover, alam natin yan eh. At nung sinabi rin po, let there be light, siya rin yung kapagyarihan na yun eh. Amen. May, ilan mo, they are there quietly. Pero dun sa three divisions, may, alam mo yun, may pinakikilala. Ang lakas, no, mababasa natin si God the Father sa New Testament, lakas, mababasa natin si Jesus, pero itong panahon natin ngayon, ang lakas po ngayon, ang bida po, ay si Holy Spirit. Ngayon po, ira na ni Holy Spirit. So please lang po, hindi po puwersa, hindi po kapangyarihan, ang banal na Espiritu Santo, He is a person. John 16:17, but very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Uy, maging masaya kayo, paalis na ako. Why? Because unless I go away, the advocate will not come to you. Kung hindi ako papanek, hindi siya bababa. But if I go, I will send Him to you. Matuwa kayo! Aalis ako kasi ayan, darating siya at ministry na niya. At ano po ang ministry ni Holy Spirit? Eh, sulat niyo po. Ang ministry po ni Holy Spirit ngayon is to convict the world to its sin. Yan po ang kanyang trabaho. John 16:8. Amin na i-convict ang tao. Kaya may mga tao magsasabing, hindi naman mali yung ginagawa ko. Sinasabi lang niya yun, pero alam niya sa sarili niya, mali yun. Hello? Kaya may mga ilan sa inyo, alam niyo naman eh, ano ba naman yung pastor ko? Sa totoo lang, di naman niya naiintindihan. Ganyan. O yun anay ko. Diba? Pwede ka may PowerPoint presentation ng mga dahilan mo na alam mong tama yung ginagawa mo, pero alam kong alam mo na mali yan. Nagdadahilan ka lang. Kasi si Holy Spirit andyan para i-convict ka, uy, mali yan. Kaya po, pag may nararamdaman ka ng sandali, eh, mahal ko to, ang gwapo nito, pero may kurot na eh. Sundin mo yon si Holy Spirit yun. Yan po ang trabaho ni Holy Spirit. Sana po hindi ka mamanhid. Kung gusto mo mamanhid is yung mga kurot sa puso o conviction ni Holy Spirit, huwag mong pansin na mamamanhid ka. Kaya lang, delikado pag mamanhid ka kasi diretso ka ng impyerno. Ang trabaho ni Holy Spirit,
diba, ay, alam mo yun, i-convict ka. Bakit? Kasi gusto niyang mapunta kang langit. And so gumagalaw si Holy Spirit to convict the world about sin and righteousness and judgment. Number two, ano po ang trabaho ni Holy Spirit? To regenerate people who will accept Jesus. Ang trabaho ni Holy Spirit ganito, tatanggapin ng tao si Jesus, ayan na ang papel ni Holy Spirit, babaguhin niya yung tao na yun. Kaya po sasabihin na pastor niyo, mag-preach ka, ah, hindi ko kaya eh, tsaka ano eh, baka hindi naman magbago, hindi ko magbabago. Basta sinasabi ng Bible, i-preach mo, si Holy Spirit ang bahala. Kaya minsan isang word mo pa lang eh, ma'am, ano yan? Mama, ano yung ngayon? May sasabihin lang po ako, ano ngayon? God loves you. Tatlong word lang, umiyak na yung teacher mo eh. Paano nangyari yun? Hindi naman dahil ang ganda nung accent mo eh. Tama po ba? Wala nga eh, talagang baluktot nga eh. Pero grabe, kinampihan ka ni Holy Spirit. Kaya sabi ng Bible, ba't ka matatakot mag-preach? Ako, may mga disciples tayong ganyan. Ako po mismo, talagang, paano ang humapapapit, talagang ano eh, ang tawag dito, ang tawag dyan, buhol-buhol yung tongue, yung dila. Sorry ah, ako nabubulol na ako. Pero pambihira, kakampihan ni Holy Spirit eh, sasamahan ni Holy Spirit eh. To regenerate people who will accept Jesus Christ. Pag totoong tinanggap mo si Jesus, boom, ayan na, regeneration happens. At sa kanya, at siya ang gumagalaw para ang tao po ay maging born again. John 3:3, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Ang tanong ko, can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then also, you can do good who are accustomed to do evil. Jeremiah 13:23. How? Through the Holy Spirit. Kaya ba magbago nung nanay ko? Sarado katoliko yun. Eh yung kapatid ko, pambihira. Bata pa lang kami, ganyan na ugali nun. Imposible magbago yan. Wala pong imposible kay Holy Spirit. Basta, preach mo yung gospel. Si Holy Spirit ang magre-regenerate. Hello? Kaya hindi nyo na po, huwag nyo na tawagan si Pastor. Pastor, ito na yung nanay ko, umiyak na parang tatanggapin na si Christ. Pwede pumunta ka na ngayon. Dali lang, di mo kailangan si Pastor JP. Ikaw lang. Hindi kasi parang wala akong kapangyarihan. Ha? Yung kapangyarihan baka na kay Pastor JP lang. Hello? Huw, taas ang kami na excited. Yan po ang trabaho ni Holy Spirit. Kaya po sa Acts, every day may naliligtas. Tayo po, siguro every Sunday kayo nagbimit, pero every day may nagliligtas because of you. When you preach the gospel, ang Holy Spirit po nagpa-back up para magbago ng buhay ng tao. Ano pa po ang role ni Holy Spirit? To empower the people of God to change the world with Him. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Imagine you will receive power, an ordinary person. Hindi makapagsalita, hindi nga nakagraduate. Kilala sa kanyang community na talagang pasyawang. But sabi niya, kapag tinanggap mo si Jesus Christ, okay, changed, but may isa pa. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you can change your world. Alam niyo yung 12 disciples ni Jesus, tagal-tagal naman nakasama si Jesus pero may pasaway pa rin, tama po ba? Para silang sineliyuhan nung bumababa na si Holy Spirit eh, nagbago silang lahat. Lalo na si Peter, na talagang alam niyo naman yan, Lord. Diba? Alam niyo naman ang ugali ni Peter, pero nung ang banal na Espiritu Santo, in-empower siya, pambihira, isang preaching lang, 3,000 were saved. Itong mga disciples na to, they can't drive out demons, they can't heal the sick, they were just ordinary men. Yet Jesus believed in time
you will be world changers. Why? Because of the Holy Spirit. Hindi siya confident doon sa disciples, confident siya sa banal na Espiritu Santo. Kaya po, excited po ako, papasok na sa campuses, ang banal na Espiritu Santo po ay nasa inyo. Excited po ako. Amen. Yan po ang trabaho ng banal na Espiritu Santo. Kaya yung dating naiiya ka, ano nangyari sa'yo? Nabaptize ka lang, talagang wala nang hiya, kapal na ng mukha, in a good way. Diba? Ako dati mahiya eh, talagang, you know, hindi ako babati sa tao, pero ang banal na Espiritu Santo, nung in-empower ako, sabi ko, Lord, gamitin mo ako, magpapagamit ako sa'yo. Pambihira, lahat na pinapasok kong classroom, talagang di ko alam eh. Pipritsan mo eh. Ang dami na babagong buhay. Dahil magaling ako? Okay, dahil magaling si Pastor JP? No, because of the Holy Spirit. John 14:26, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Now, mag-uumpisa ka, Lord, papagamit ako sa iyo, hindi ko alam paano ako mag-uumpisa, hindi ko alam kung anong gagawin, si Holy Spirit din yung mag-guide. Nung tinawag ako na pangalan magpastor, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Akong bahala sa iyo. First time, Dad, naku, nangangapa ka, si Holy Spirit mag-guide sa iyo. Naku, papakasal na ako. Oh, alam mo yung may kilig, pero oh, nakakatakot. Ano kaya mangyayari? Sabi ni Holy Spirit, I will guide you. Grabe, favored tayo to be living in the age of the Spirit. Hindi nyo ba gets yun? Ilan lang nakakagets? Kung saan yung kabuuan ng nature ng Trinity ay reveal na sa atin. Yung nature ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, at hindi lang na ihayag sa atin, pero mararanasan pa natin. I mean, hindi ako, alam mo yun, hindi ko gets bakit pagpapasok ka sa church, parang kang depressed. Kamusta ka na? Okay naman. O kamusta ka na? Ito, boy pa. Bakit ganyan ka sumagot? Parang alam mo yun, parang kang, tawag dito, kawawang kawawa ka naman. Gusto ko sabihin sa'yo, hindi ka kawawa, wala ka lang pera. Wala ka lang cash. Pero di ka kawawa. You don't know who you are. Grabe ka favor natin. And thanks to the Holy Spirit who revealed these things to us. Number two, sino si Holy Spirit? Hindi po siya force, hindi po siya power. He's a person. Number two, the Holy Spirit is God, not a creation of God. Hindi ba nakakatuwa na yung naglilinis sa atin, yung nagli-lead sa atin, nagbabantay sa atin, sumasama sa atin, nag-e-empower sa atin, nagtuturo sa atin, ay Diyos. Yes! Siya ay Diyos! He is part of the Trinity, part of the Godhead, co-equal with the Father and the Son. Kaya hindi nyo pansin, Matthew 28:18-19. Diba? All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father. Holy Pantay, guys. Diyos si Holy Spirit. 2 Corinthians 13:4, may the grace of the Lord Jesus and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit. Pantay, hindi naman sinabi, fellowship of the angels. Pag pinantay yung angel, ibig sabihin Diyos sa mga anghel. At bakit fellowship? Kasi alam ni Paul, andito siya. Dahil sa grace, tayo naligtas. Dahil sa love ng Panginoon, pinadala si Jesus. Pero ngayon, grabe, we can fellowship with the Holy Spirit. And actually, that's the key to power. Even Jesus called the Holy Spirit another advocate. Yung nga yung sinabi ko sa inyo, sabi niya, another advocate to help you and be with you. Ibig sabihin, kaparehos ko. Ibig sabihin, kapantay ko. Hindi different kind, okay? Diba? Same kind. Parehong Diyos. Someone as powerful, wise, powerful, okay? Or strong
as me. Hello? The Holy Spirit also is described as someone who possesses same qualities of God, the Father, such as eternal, source of life, omnipotent, omnipresent, and omniscient. Okay? At lahat ng ginagawa ni Holy Spirit ay tanging Diyos lamang ang makakagawa. Therefore, siya ay Diyos. Active siya sa creation, Diyos lamang makakagawa niyan. I mean, in-empower niya si Moses, Joshua, Daniel, Elijah, Elisha, David. Diyos lamang makakagawa nun. Evident siya sa buhay ni Jesus from his birth, ministry, death, resurrection. As a matter of fact, siya yung behind, I mean, the conception of Jesus, kapanganakan ni Jesus. Paano kinaya ni Jesus yung Calvary? Dahil kay Holy Spirit. Nabuhay si Jesus dahil kay Holy Spirit. Diyos si Holy Spirit. At pinakamatindi siya po ang author ng Biblia. Hello? 2 Peter 1:21, for prophecy never had its origin in the human will, but prophets through human spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Habang nagsusulat, pambihira sila'y binubuhat. Carried, it's as if they are carried along. Ibig sabihin, nung pinagsama-sama na yung Biblia, 66 books of the Bible, bakit parang pare-pareho, parang isa lang author? Oo, kasi isa lang talagang author. Si Holy Spirit. At hindi lang niya matindi si Holy Spirit kasi hindi lang niya in-author yung Bible, pre-serve niya yung Bible. Ang banal na Espiritu Santo po ay Diyos. This is the good news. He will be poured out on all flesh. In Acts 2:17, yan po ang pangako. Diba? Ni Jesus, sabi niya, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all flesh. Para lang kay Pastor JP, no. Para lang sa mga leaders natin, no. Bababa, bubuhos ulan, guys, pour out. May pag-ulan, may pagbuhos, and He will be poured out to all flesh. 12 years old, yes. Pwedeng magamit ng Panginoon. Pwede niya maranasan na banal Espiritu sa hindi, ay, pagka lumaki ka na, hindi po ganon. As a matter of fact, lahat ng ginamit at tinawag, karamihan nung bata pa sila, tinawag ng Panginoon. Amen? Huh, taas ang kamay na excited. Paano naman kami yung parang, alam mo yun, nakakaedad na, pero wala eh, parang, bata pa rin, pero may edad na. Yes. Pwede. Sa lahat ng tao, lalaki, babae, bata, matanda, may ngipin, wala. Hindi available sa isang tao lang. Ibig sabihin, lahat tayo pwedeng maranasan yung naranasan ni Moses, ni David, ni Joshua, ni Paul, ni Peter. Kaya sabi ni Jesus, ba't kayo nalulungkot? Ba't kayo namamangha sa mga ginagawa ko as if ako lang makakagawa niyan? Pwede niyong gawin lahat ng ginagawa ko, even mas higit pa. Why? Kasi andyan na si Holy Spirit. Amen? Ano mangyayari po pag bumaba ang banal na Espiritu Santo? Kasi gagamitin ko po itong teksto to, pero mabilis na lang kasi I want us to just, you know, flow and receive the Holy Spirit tonight. Amen? But gagamitin ko po itong text na to. Why? Because si Isaiah, nakita niya, actually, amen, si Isaiah po, kitang-kita niya yung mangyayari kay Jesucristo. And then, nakita rin niya kay yung pagbuhos ng banal na Espiritu Santo sa mga taong tatanggapin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. And ito po ang kanyang naisulat sa mangyayari sa mga tao na matatanggap, amen, ng banal na Espiritu Santo. Isaiah 44:1-5, sabi niya, but now listen, Jacob, my servant Israel, whom I have chosen. This is what the Lord says, He who made you, who formed you in the womb, and who will help you, do not be afraid. Jacob, my servant, whom I have chosen, for I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring and my blessing on your descendants. They will spring up like a grass in a meadow, like poplar trees by flowing streams.
Some will say, I belong to the Lord. Others will call themselves by the name of Jacob. Still others will write on their hands the Lord's, and I will take the name Israel. Amen. Wow, what will happen when the Holy Spirit comes upon us? First, mabilis na lang po ito. First is this fear is taken away. Ay, sabi niya, do not be afraid, Jacob, my servant. Bakit? Kasama niyo ang Diyos. Andito si Lord. Kasama natin ang Diyos. Hindi lang siya tumaan. Nung bumaba siya, hindi lang siya tumaan, tumira na siya. Kaya ang Lunes, parang Biyernes na. Naku, school na naman. Naku, mag-recitation na naman. Sandali lang po, kasama mo si Lord. Kahit parang alanganin ka na sa school, hindi po kasi baka si Holy Spirit pang ministry lang. Hindi po, pati pang school si Holy Spirit. Boss mo, parang pinagpaplanuhan ka na. Kasama mo ang Diyos. Parang katawan mo nang ihina na kasama mo ang Diyos. Ang hirap naman ng pinapagawa, parang hindi ko kaya. Okay, kasama mo ang Diyos. The Holy Spirit, kapag nasa iyo, ah, kasi pwede tinagan mo si Jesus Christ, pero wala sa iyo. Kaya sabi ni Holy Spirit, ay sabi ni Paul, natanggap mo ba si Holy Spirit? Natanggap niyo na ba si Holy Spirit? Ay, hindi pa po. Pero alam ni Paul na tinanggap na nila si Jesus Christ, pero hindi pa sila baptized ng banal na Espiritu Santo. Pero ang banal na Espiritu Santo, kapag natanggap mo, He will not make you, fear. You will not fear anymore. He will make you hopeful because God is now with us. Romans 15:13, by the power of the Holy Spirit, we abound in hope. Kaya po, malalaman mo eh, kung punong-puno yan ng banal na Espiritu Santo, kung kahit na may problema na, iba ang lumalabas sa bibig, hopeful. Hindi yung puro reklamo, hindi yung puro chismis, hindi yung puro negative. Yung, alam mo yung parang talunan siya. Andali lang, natanggap po na ba si Holy Spirit? Kasi parang punong-puno ka ng takot eh. Kapag natanggap mo si Holy Spirit, mawawala yung takot mo sa future eh. Ako ganyan eh, ang dami kong takot. Especially nung graduate ako. Paano yan? Yung iba kong mga kabatchmate, wala pang trabaho. Paano yan? Ang dami kong problema. Pero nung bumaba si Holy Spirit sa akin, sabi ko, Lord, okay na ako. Lord, okay na ako. Maglilingkod ako sa'yo. Bahala ka na sa kinabukasan ko. Hello? Number two. Our longing for God is satisfied. Sino po rito yung uhaw na uhaw ka? Di ba? Uhaw na uhaw ka. You are longing for more. Tinawagan mo lahat ng mga amigas mo. Nilibre mo na sa Starbucks. Kwentuhan kayo pero para may kulang pa rin. YouTube, pambihira. Halos whole day nanood ka na. Yung mga series dyan. Natapos mo na. Kala mo sasaya ka pero hindi ka pa rin sumaya. Our longing for God is satisfied. Ano lang ba makaka-feel sa emptiness natin? Si God. And misa kahit Christian nga, parang may kulang. Si Holy Spirit po ang makakapagsabing, I'm satisfied. Hindi lang ako napuno, nag-overflow ako. Kaya minsan, pinagtatawanan ka, pag mga filled ng banal na Espiritu Santo, pinagtatawanan ka, ba't naman ang OA nito mag-worship? OA naman ito lumuhod. Eh, but sa mga concert ni, sino ba itong Sarah Geronimo at si, sino yon yung nag-concert ngayon? When I see your face. Eh, pambihira, lumabas pala si Bruno Mars. Ah! Tapos sa church, di ba, bawal kang sumigaw? Kasi parang OA naman ito. Sandali lang po. Ay, minsan tayo para tayong guard dito sa church na para nag-worship. Parang, set afar down in my soul. Guard ka ba? Hindi. Naiiyak na nga ako actually. Oh. Don't judge me. Ah, naiiyak ka pa sa ganyan, ha? Naiiyak. Ba't di mo i-express? Ay, grabe ka naman mag-express sa nililigawan mo.
Yung nga sa mga concert, grabe ka mag-express pagdating kay Lord. Parang, ano lang tayo, swabe lang. OA, sandali lang. Ang banal na Espiritu Santo, gagawin kang OA. Kaya nga, sabi sa Bible, do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Pag-filled ka ni Holy Spirit, para kang, alam mo yung lasing, yung ansaya mo lang. Ansaya ko! May pera ka ba? Wala! May jowa ka ba? Yun ang wala! May naliligaw ba yun? Wala! Pero ang saya ko! Para kang lumilipad! Tama po, ma! Talagang hindi, yung apoy, sabi nga sa akin, dati nung talagang natanggap ko si Holy Spirit for the first time, sabi nilang layo-layo ko, nararamdaman daw nila yung apoy ko. Talaga ba? Ganon, mararamdaman ng tao. Grabe, parang ang apoy mo. Ay, talaga ba? Hindi ka naman pogi, hindi ka naman cute, wala ka naman pero may kakaiba sa'yo. Our longing, di ba, for God is satisfied. Bakit? Kasi ang banal na Espiritu Santo, talagang gagawin kang all out. Iigib ka lang, iigib. Pupunuin ka niya at mag-overflow ka. Isaiah 44:3, for I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring. Ang ganda-ganda sabi ng Bible, I will pour out my spirit without limit. Si Holy Spirit, hindi yung kuya, ito lang ha. Ibubuhos niya sa mga taong uhaw sa kanya. Sa mga taong naghahanap sa kanya. Sa mga taong desperate sa kanya. Kaya tanong ko sa iyo, kamusta lalagyan mo? Baka nang pumupunta ka sa church, isang bottle lang ng Wilkins ang dala mo. Yung katabi mo, dami na mga balde. Para alam mo yung, sige Holy Spirit, punuin mo pa, punuin mo pa. Wow, nauhawa ko sa'yo. Pinunun. Kaya isang linggo, definitely may nakaabang na problema, pero kinakain, wapa, alis, pa. Bakit? Pinuno. Punong-puno. Satisfied. Alam mo, pag satisfied ka, hahanap ka pa ba ng pag-ibig sa labas? Pag satisfied ka, kahit single ka, ano ba, makikipag-date ka lang ba kung kani-kani? Hindi, satisfied ako. Hello? Alam niyo po, kung kayo po ay magjujuwa, okay. Please lang sana yung satisfied kay Lord. Yung sasabihin niya, hindi ko kailangan ng lalaki o babae para makompleto ako kasi kompleto na ako. Yun ang masarap mapangasawa. Yung kompleto na siya, kompleto ka, pambihira. Ang saya nun. Hindi yung, I am in need of love, love me, love me. Kawawa ka dun. Kahit gaano pa ka-sexy yan o kung ganda, kawawa ka dyan. Amen? Si Lord muna. Nako po, ang hina. Take note na pag bumaba ang banal na Espiritu Santo, di lang matatanggal ang takot, pero masasatisfy ka. Uhaw ka ba kay Lord? Walang pera o gamit ang makakapagsatisfy sa'yo. And the good news is si Holy Spirit andito para isatisfy yung longing na yon. Pambira! He will quench your thirst and will pour out streams on dry ground. Number three, we will always flourish. Always! Sabi mga always. Isaiah 44:4, sabi niya, nakita niya ang mga tao na natanggap ang banal na Espiritu Santo, na may banal na Espiritu Santo, sabi, they will spring up like a grass in a meadow, like poplar trees by flowing streams. So, ini-imply po nito na ang outpouring po ng banal na Espiritu Santo ay hindi lang po one-time thing or a, you know, one-time event lang, but continual, katulad ng puno, na an example na palaging umiinom sa sapa, kaya siya mayabong. So, ganun din tayo kapag everyday umiinom tayo, hindi lang tuwing fasting. Hello? Nasa disyerto ka man, pero mayabong ka. Pambihira, talagang dry ground, pandemic, pero nagpo-flourish ka.
Psalms 1:3, that person is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season and whose leaf does not wither, whatever they do prosper. Success is always on you. Kaya ang sasabihin ng boss, ano meron dito? Bakit, susi? Dahil magaling ka. Hindi lang yun. Dahil nasa yung banal na Espiritu Santo. Nasa iyo ang Diyos. Huwag mong kantiin niya. Nasa kanya ang Diyos. Lagi siyang magpo-flourish. Amen? Amen? Sabi mo nga, umigib ka araw-araw. Huwag kang lalabas ng hindi nagtatangs, ng hindi nag-worship, hindi nagpipray, hindi nagde-devotion. Alam mo, pag hindi ka nagde-devotion, sinasabi mo kay Lord, kaya ko na to. Oh, kaya ka nadadapa. Kaya ka nasusugatan. Kaya ka, alam mo yon, talaga nalilito na. Hindi ko alam gagawin ko. Bakit? Sinasabi mo kay Lord, it's as if sinasabi mo, Lord, kaya ko na to. CEO ng company, pero umiige. Ay, pambihira. Grabe yon. Hello? Hello? Nanay, umiige. Ay, grabe po yon. Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Okay? Alam po natin yan. Talagang tumutubo na sa'yo yan. Talagang ibang klase. Hindi ka naman patient dati, pero parang ano nangyayari? Humahaba ang pasensya ko. Talagang alam ko eh. Kung yung dating ugali ko lang, kasi ko na talaga. Talagang hirap na ugali. Pero bakit ganun? Minamahal ko to. Hello, Holy Spirit. Come on! Taas sa kamay ng gusto niyan. Kaya ako excited po ako sa inyong lahat. Bakit? Dahil hindi lang sa ministry, sa inyong mga businesses, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga schools, sa inyong mga pamilya, you will flourish. Hindi ko sinasabing wala magiging problema. Amen. Hindi ko sinasabi po yun. But definitely, you will flourish. Amen. How to have the strong presence of the Holy Spirit? Tatlo lang. And then we're gonna pray. First is this. Dapat maintindihan lang natin ito. Mabilis lang po ito. Una is holiness. Ephesians 4:30. And do not grieve the Holy Spirit with whom you were sealed for the day of redemption. Alam nyo ba ang seal? Alam nyo ba sabihin ng seal? Tatak? Na, ah, okay. Tingnan nga natin. Saved ba to? Alam mo yung seal, tatak, guarantee? Pruweba! Si Holy Spirit. Pwede mo sabihin, saved ako, pero dali lang. Puno-puno ba ito ng banal na Espiritu Santo? Parang hindi naman. Seal na ikaw ay saved ay si Holy Spirit. Now, ganito po. Please, do not grieve Him. Paano natin siya mag-grieve? Mention in Ephesians 4:25-29. Upper lang nung verse na binasa po natin. Unwholesome language, bitterness, improper use of anger, brawling, slander, bad attitudes. Pagka may prompting, dati sinusunod mo naman. Pero dumating ka na sa point na may prompting, amen, pero dinidisregard mo. Baka mag-grieve na si Holy Spirit sa'yo. Kapatid, taas ang kami na gusto ng strong presence. May price. There's a price. May i-give up ka. Yes, may gagawin si Holy Spirit sa'yo. Oh, the Holy Spirit will make me patient. But yes, may gagawin si Holy Spirit sa'yo, pero may gagawin ka para maging strong yung presence niya sa'yo. We're talking about the strong presence of God. Sino dito gusto niya pag dumada ang karamdam nila? Kaya po, huwag ka malulungkot. Bakit pag dumadaan ako sa community namin, sinasabi, ayan na, talaga, anghel, dumaan na. Iiyak-iyak ka, ba't sinasabi nila, mukha daw akong anghel. Matuwa ka, sinasabi lang, ayun na yung anghel. Amen, hallelujah, amen, amen. Inaasar ka kaysa naman sabi, yan na yung demonyo. Anong gusto mo? Otis, nakikita, anghel ka sa kanila. Hello? Hello? Taas ang kami ng gusto nun. Kilala ka sa subdivision mo na sandali. Iba yan. Kay Lord John. Alam nyo, may price. Maramdaman nila yung presence ni Lord sa'yo. Gusto mo na pag nag-pray ka, may gumagaling, may presyo. May price. And that is what? You deciding, Lord, lahat ng pwedeng masaktan ka o makapanakit sa'yo, Lord, hindi ko yan i-entertain sa buhay ko. Wrong relationship, I don't wanna entertain it. Why? Because I want you more than anything else. Alam ko naman, ikaw ang bibigay sa akin ng boyfriend. Bubulungan mo ako, siya na. Thank you, Lord.
Hello? Hello? Si Lord ang magsasabi sa'yo, hindi pa siya. Ano, Lord? Ano? Hindi pa siya. Ano ulit, Lord? Di ko marinig. May 500 ako na ibibigay sa, okay, akin na. Pag 500, naririnig. Kaya sinasabi mo, hindi pa siya, bingi ka. Pag nagsabi si Lord, okay, Lord, ay, hindi pa ba siya? Ganon? Ay? Okay. Sunod agad. Do not grieve him. Kaya si David nagpray na, do not take away the Holy Spirit from me. He prayed that prayer kasi alam niya na si Holy Spirit ang susi bakit siya si David. Do not take the Holy Spirit from me. Alam ko dami kong transgression. Lord, balik mo yung joy ng salvation ko. Huwag mo ialis si Holy Spirit sa akin. Patawarin mo ako. Wag. Pero huwag mo kunin. Patawarin mo kung mukunin si Holy Spirit. Importante sa kanya si Holy Spirit. Bakit? Kaya may mga milagro sa buhay niya. At kaya siya naging David is because of the Holy Spirit. Alam niyo, ordinaryong tao lang siya. Pero dahil kay Holy Spirit, naging David siya na hanggang ngayon kilala natin at saludo tayo. Amen. Number one is what? Holiness. Number two is awareness. John 14:16, and I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Pag tinanggap mo si Jesus, automatically si Holy Spirit binago ka. Tinanggap mo si Holy Spirit, wow, thank you Lord, si Holy Spirit nasa buhay ko. Automatic yan, He will be with you forever. Amen, faithful yan si Holy Spirit. Pwede ba maging aware tayo sa presence ni Holy Spirit? Tama naman yung Lord, we want you, we need you. Pumunta ka rito, halika. Sandali, pwede mo bang i-acknowledge na nandito siya? Are you aware that He is here? Ang bilis na ng buhay natin, tama po ba? Lagi tayo nagkakram. Lagi, alam mo yun, tayo po ay distracted na masyado ng entertained. At ano nangyayari, sineset aside natin sa Holy Spirit. Hindi tayo aware sa existence niya. Kaya yung si David Yonggitcho po ang pastor na pinakamalaking church sa buong mundo. Amen. Nakuha niya yung susi. Sabi niya, awareness of the Holy Spirit. Fellowship with the Holy Spirit. Amen. Pansinin mo si Holy Spirit. I-acknowledge mo si Holy Spirit. Magtanong ka kay Holy Spirit. I-allow mo si Holy Spirit. I-appreciate mo si Holy Spirit. Yan ang susi. Hello? Gusto mo pa nag-asawa ka, nag-uwi ka ng babae, pinakasalan mo, tapos hindi mo pinapansin? At anong ginagawa mo lang doon sa napangasawa mo? Pagluto mo ako, paglaba mo ako. Hindi mo dinidate, hindi mo kinakausap, hindi mo kinakamusta, hindi mo nilalabas. Hihiwalay ang kanyan. Si Holy Spirit ba nag-grieve? Ano sinasabi niya? Para saan pa na nandito ko? Sa bahay na to. Ito ko tinatanong. Ba't yung padre di pamilya dito, hindi ako tinatanong, Holy Spirit, tingin mo. Hello? Bakit finersake ni Lord? Si Saul, di nagtatanong. Si David, bakit love na love ni Lord? Nagtatanong lagi. Lord, ano ba? Susugod ba ako? Hindi tayo nagtatanong. Hello? Sa life group natin, ano ba to? Bakit hindi ako kasali dito? When we are aware, sandali. Bago tayo mag-umpisa, let's acknowledge the Holy Spirit. Holy Spirit, thank you. Dahil sa'yo, nung tinanggap ko si Jesus, kaya nabago ko. Dahil sa'yo, lumalaki yung church namin. Dahil sa'yo, andito pa rin ako hanggang ngayon. Salamat, Holy Spirit, andito ka. Awareness. That's the key para magkaroon ng strong presence ang banal na Espiritu Santo sa buhay mo. Amen? Do you want to have a triple-A life? Pag sinabi mo, AAA, cut above the rest, parang alam mo, 5-star. If you want to have a AAA life, then AAA, the Holy Spirit. Appreciate, acknowledge, and allow. Hello? Alam niyo, favorite ko po yung kantang to sa mga matatanda po dito. Sorry po. Ito naman mo banggitin, okay. Wind beneath my wings. Alam niyo yung kanta na yun? Ano to? Ano yan? Sorry. Have you
never know that you're my hero. You're everything I wish I could be. I could fly higher than an eagle. You are the wind beneath my wings. Ang eagle po, kaya napakataas ng lipad niyan. At talagang na-outlast niya lahat ng mga klase ng mga ibon. Why? Is because ang eagle po ay hindi naman ginagamit ang pakpak niya para lumipad. Sumasabay po ang eagle sa hangin. Mas malakas na hangin, mas malakas ang lipad. Kaya po ang eagle maghihintayan for the strong wind to come. Tapos pag andyan yung strong wind, tsaka yan sasabay. The Holy Spirit is the wind beneath our wings. Bakit po hindi mataas ang lipad natin? Ginagamit natin yung pakpak natin eh. Kaya ko to, ministry, kaya ko to. Pag nananay, kaya ko to. Pag tatatay, we can do it. Pagod ka na, hirap ka. Hindi mo pa ma-reach yung potential mo. Es yung agila, hihintay lang ng strong wind, sasabay siya. Yung mga tao nagfo-flourish, sasabay sila kay Holy Spirit. Hintayin natin yung galaw ni Holy Spirit. May galaw na ba si Holy Spirit? Mayroon bang prompting si Holy Spirit? May instruction ba si Holy Spirit? Wala eh. Okay, hintay tayo. Hintay tayo. Kasi minsan na nagmamadali tayo masyadong. Ba't kami nagmamadali? 7 years old ka pa lang. Hindi ka maubusan ng boyfriend. Gusto mo na agad magka-boyfriend? Siya na po, ha? 7 ka pa lang. Hintay tayo rin. Hello? Pero yung mga tao naghihintay, nagtatagumpay. Siguro yung duhin mo lang tama hinihintay mo kasi may mga taong paasa. Pero si Holy Spirit hindi paasa, hintayin mo siya. I'm sure, paghihiling ka sa kanya, magtatanong ka sa kanya, darating siya, sabayan mo yun, taas ng lipad mo. At yan po ang nangyari sa mga tao sa Biblia. It's not because they're good, it's not because they're smart or powerful, but it's because of the Holy Spirit's movement in their life. Number 3 and the last, how to have a strong presence is atmosphere. When the day of the Pentecost came, they were all together in one place. Okay? Suddenly, sabi mo nga suddenly, ganyan si Holy Spirit, suddenly. Pwede, nung dinala mo yung nanay mo, hindi pa tinanggap, okay. Pero hindi mo alam kung kailan, basta may suddenly, bigla na lang yung nanay mo, lumuhod na, umiyak na. Hello? Basta i-invite mo. Basta you make a room. Kasi yung mga disciples nag-gather sa isang room. We don't make room kaya hindi natin nararanasan si Holy Spirit. Wala akong kausap. Wala po akong kausap. You create an atmosphere of holiness. You create an atmosphere of prayer. You create an atmosphere of worship. An atmosphere of unity. Huwag na tayo mag-away-away. Andito si Lord. Tama na tama. Ayoko niyan. Ayaw ni Lord dyan. Hindi tayo sasamahan ni Lord. Mga chismosa. Ayoko dyan. Layo tayo sa chismosa. Atmosphere of unity. Atmosphere of forgiveness. Alam nyo, when we make, you know, create an atmosphere, we will experience suddenlies from the Holy Spirit. Before I end, meron po ba ako sa PowerPoint ang Asbury Revival? Alam nyo po, nung 20, ito lang pong year na to, February, nung nabalitaan po natin ang Asbury Revival, tama po ba? Ang dami po, Pastor JP, na nagsasabing, that's not a revival. Sabi ko, sandali, kinilabutan ako. Sabi ko, hindi nyo alam, matagal nang dinadalaw yan ni Lord. Sige po, labas po natin. February, andyan ba? Andyan ba yung date? Sige, labas po natin. February 1908, first po na binisit sila ni Lord. February 1908, sa isang prayer meeting, hindi na po yun natapos. Okay, sige po, next slide. Okay. Meron ba tayo? February 2023, ayan po yung nangyari. Okay, naulit lang po. Meron pa po ba?
na pinaka matindi po na revivals ng Asbury, meron po silang accounts ng pagdalaw ni Lord. Suddenly, na pagdalaw ni Lord. Pinakamalakas po, 1950 tsaka 1970. Tapos na ulit, 2023. 1970 po, buhay pa po yung mga professors natin. Amen, mga matitindi. Even si Bishop Dan Balai, sabi niya, na-born again ako, 1970. Asbury Revival. At madami pa. Even Pastor Jim Anderson, sabi niya, ay, grabe, isa ako sa na-born again dyan. Kaya noon na ulit yung Feb 2023, sabi ko, shucks and delay, hindi lang ito parang, alam mo, nag-viral lang. Alam ko, I was quiet. Lord, you're here. You're near. Parang sinasabi mo, andito ako, Gen Z. Andito ako sa generation na to. Sabi ko, Lord, oh no, that's why. Nung nabalitaan ko, wala na. Pambihira, pumunta na ako ng Cebu, nag-pray na ako. Sabi ko, Lord, nandito ka. Man, dito ka, Lord. Kasi grabe, hindi mo ma-fake yung 2023 kahit madaming bumatikos. Pero alam niyo bakit sila may mga suddenlies? Tanong mo sa akin, bakit? Alam mo ba yung chapel na yan? Kahit walang a-attend, magpapatuloy yung chapel service. Since 1905 hanggang ngayon, di tumitigil yan. May a-attend o wala, may magpipray. May mag-worship. May magpa-fasting. Kaya si Lord, favorite. Dumadalaw siya dun sa lugar. Eh ngayon ilan, 50,000 plus yun na bagong buhay. And ang dami mga accounts, may libro ako ng 1970, they were testifying sa mga, God was here. You cannot explain it. God was there. And makikita mo lang, may confession of sins. Alam mo, hindi lang tawanan, hindi lang worship, confession of sins. And then, nag-unite, nagpapatawaran. Andun si Lord. Grabe. Tapos naulit sa panahon natin. Wise lang ang Asbury. Tinigil nila. Sila mismo nagtigil kasi logistics, pagod na yung mga tao, ang daming pumupunta sa lugar. Matalino yung university. Ang sarap mag-aral doon. May online sila minsan, check nyo. Pero grabe, andun si Lord. Rinadalaw sila ni Lord. Kala mo natapos na hindi, mag-pray yan. May atmosphere of prayer dyan sa lugar na yan. You create an atmosphere. Kaya sabi ko, mabihira, nagpipray kayo, atmosphere yan. Na kine-create ninyo to make room for the Holy Spirit to move. Always anticipate, be excited. Kasi si Lord gumagalaw sa mga excited, sa mga naghihintay, sa mga nag-anticipate, sa mga taong may nile-let go, hindi kasi may gagawin, sir, ayoko niyan. Patawaran na tayo, ayoko niya, may gagawin si Lord. Gumagalaw si Lord doon. Amen? Doon, ang church na ito, amen, magle-level up ang strong presence ni Lord. Amen, sa bawat isa sa atin. Ako excited ako kasi sa totoo lang, there's something about Pampanga. Amen. May something sa Pampanga, tinitibok ito ng Panginoon eh. Gagamitin kayo ni Lord. Pero di nyo kakayanin sa sarili nyong lakas. Believe ako sa facilities. Please, excel pa more. Pero galing! Tindi! But do not miss the Holy Spirit. Because ito magiging asset ninyo. This is the key to power. Na-excite ako. Bakit? Kasi gagamitin ng Panginoon ang simbahan na ito para may mga marriages na ma-reconcile, campuses na ma-win, mga depressed, suicidal, pambihira, na pinuno ni Lord, na hindi ma-contain. Grabe yung saya. Paano nang asan yung depression? Nakalimutan na niyang depression. Pinuno siya ni Lord. Dahil sa ministry niya. You don't need to be a pastor. You know, you don't need to be a full-timer. Saan ka man na pinapadala ng Panginoon,
pwede kang magbigay buhay. Amen. Tatayo po tayong lahat. Thank you, Jesus.